Sa bayan. Magandang tanghali po. Ayan. Sa ating lahat na gustong makinig. At tunghayan po natin itong mga nangyayari dito sa ating bansa. Mga tradisyon na mga nagaganap talaga. Diba? Noon pa, magpahanggang ngayon, ganito pa rin. Kung ano ang sakit ng politiko noon, magpahanggang ngayon, eh ganun pa rin. Kasi sa politiko rito sa bansang Pilipinas, talagang masasabi nating kuminsan, may mga lugar na malinis. Ah, kuminsan, may mga lugar na talagang napakadumi. At talaga namang ilalaban ng patayan. Makapwesto lang. Yeah. Papatay yan. Makapwesto lang. Ganyan ang politiko. Wala silang pakialam kung mamatay ka rin. Basta ikaw, makapwesto. Eh dati-rati doon sa bayan namin, eh ganyan eh. Kailangan papatay ka pa ng tao para kilalanin ka. Para katakutan ka ng mga tao. At natupad naman ang mga kagustuhan nila. Nakapesto sila ng maraming taon doon sa lugar namin. Pero ngayon, tapos na ang kanilang panunungkulan. Iba naman. Yan. Medyo bago ngayon na nakapwesto no sa bayan namin. Kaya talaga po ang politiko ay hindi ho maganda. Hindi natin masasabing habang ikaw ay nasa pesto, ikaiinggitan ka ng mga kalaban mo. Kung ikaw ay halimbawa ay nanalo at nakapesto ka na, naka. Talagang gagawa sila ng paraan para ipabagsak ka, ilaglag ka, masira ka. Ganyan po ang kuha natin dito sa bayan. Sa bayang Pilipinas. Matindi ang politiko rito. Kaya yung iba, nangangalap ng pondo kahit sa madumi. Ano ba mga hanap buhay ng mga yan? Saan ba sila kumukuha? Saan ba sila nagpapa-sponsor? Eh di siyempre pa, doon sa mga drug lord, supplier ng drugs. Malaki ang budget niya. Yung mga talagang halang ang mga bituka, talagang ganyan ang ginagawa nila. Lalo na te, napakarami rin mga politiko na drug addict. At higit sa lahat, ang Pilipinas talagang pugad na ng mga drug addict. Napakarami yung addict dito.
Kaya yung mga Pilipino, sabog, warat. Kaya pagka nakatake at nagparehab, rehab lang yun, pero babalik uli. Ganyan. Yung mga riding in tandem, mga adik ho yan, malalakas ang loob. Malakas ang loob nilang pumatay. At marami pang mga nabiktima pagdating sa drugs. Kasi pag pinasok mo ito, itong drugs na ito, ihanda mo na sarili mo sa hukay. Hindi ka nakatitiyak, matatagal ang buhay mo rito. Alam mo na nga ang bawal, papasukin mo pa. Sino ang mga kalaban mo dyan? Eh, siyempre, yung mga talaga nagpapatupad ng batas. Mga kapulisan. Sila. Ang mga kakasagupa mo. Mga pideya, lahat sila. Eh, pag lumusong pa naman yan, eh, talagang mahirap na makontrol yung mga gatilyo ng mga baril niya. Pag nakalabit na yan, nako, sigurado patay na. Kaya kung sakali bang may mga namamatay sa drugs, at pinasok nila yung drugs, normal na normal lang po yan. Natural lang yan. At hindi naman dapat talaga mamalago yan eh. Hindi naman dapat talaga gawin yan o subukan yan. Hindi naman dapat talaga na kumalat yan. Dapat talaga sawatain yan. At hindi pa dumating ang presidente, eh, hindi makangalahati yung ano, yung naubos o yung nasa wata. Hindi gaano nasusugpo. Eh kasi halos nasa katungkulan mga politiko. Sila ang mga promotor, sila mismo ang talagang protector, sila yung user, sila yung supplier. Yung mga nakikita nyo, mga maliliit lang yan. Naman talaga na huhuli-huli, talaga meron talagang matataas ang katungkulan. Mapag-gobernador man yan, congressman man yan, mayor man yan, konsyal man yan, Kapitan Del Barrio. Nako, sila ang mga promotor. Pati yung mga nasa sustisya, mga nasa trial court, mga nasa korte, protector sila pero user din sila. Ganyan. Ganyan katindi. Kaya, siyempre, malakas ang loob mo dyan. Kaya, gagawin at gagawin mo yan. Eh, kung malimot yung ginagawa yan, at nakasanayan mo na, hindi mo na may tatanggal sa sarili mo yan. Nakatatak na sa sarili mo yan. Meron ka ng tali sa leeg. Meron ka ng tali rin sa ilong. Kung saan ka hilahin ni Lucifer, andun ka. At hindi mo na makakontrol ang isipan mo kasi punong-puno ka na ng gamot sa ulo, sa utak. Mahirap po na makontrol yan. Kailanman. Hindi mo, wala nang lunas yan sa'yo. Umalis ka man dyan, balik-balik ka pa rin. Ganyan ang mga nangyayari dyan. Ang mga sa drugs na yan. Kaya nga, malaking bagay ang nasa wata. Ha? Si Ibler na lang eh. Adik yan eh. Ha? Yung anak ni... yung mga Aguilar na yan. Di ba? Binary na lang niya basta. Patay, di ba? Talagang ngayon, yung diretsong bahay nila eh,
lumaban pa yan, tinamaan siya. Yan ang nangyari, di ba? Wala, mahirap mo makontrol ang drugs. Yan, habang buhay na nilang kukunin yan. Bibit-bitin. Hindi na mapabago yan. Kaya pag pinasok nyo ito, wala ko kayong kahihinatnan. At isa pa, talagang napakarami naman talagang nasa watanan, na-accomplish na. Kaya lang, ito si B.P. Robredo, sabi niya, wala rin nagawa. Yung ano niyan eh, kumbaga saan, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingian. Kunwari, walang alam. Meron lang sang may bato sa presidente. Yan. Ganyan yan. Kaya halos lahat naman ng dilawan, ganyan sila. Wala nang ginawa kung hindi mantulig sa sirain, wasakin, isabotahe ang administrasyon. Ha? Ayan. Si Robredo, si Trillanes, nako, meron silang kuan, warrant of arrest. Ha? Quezon City Trial Court, si Trillanes. Yari na talaga si Trillanes. Eh, number one na talagang kritiko ni Presidente. Talagang hindi ito pwedeng matulog o gumagawa dyan ng kung ano pa man hindi niya magagawa. Yung ginagawa niya, talagang babalik at babalikan niya ang pantutuligsa sa Pangulo. Ganyan ang gawain niya. Palaging ginagawa niya. Eh ngayon, andyan ay warrant of arrest at marami sila. Sa trial court niya sa Quezon City. At marami pang programa ang PDEA at marami naman accomplishment dyan. Napakarami rin accomplishment. Kaya dilat naman natin ang mata natin. At hindi naman pwedeng itago ng mga taga-PDEA yan. Hindi naman pwedeng itago ng kapulisan yan. Talagang ano yan, open na open yan. Mga accomplishment. At yung mga namamatay, talagang normal na lang yan. Kaya mahirap magpinasok yan. Drugs na yan. Lahat involved. Kahit kapulisan involved. Mga politiko involved lahat eh. Lahat ng klaseng pagpoproteksyon dyan involved. Lahat, pati mga rebelding Muslim, mga Maoti group, kasama rin yan. Nag-iipo ng mga drugs yan. Eh, siyempre, malaking pera yan. Eh, wasak-wasak ng kanilang mga kaisipan. Kaya, huwag po natin gagawin, mga kabayan, ititake o subukan ang gamot na yan kasi mahirap po. At pasalamat na lang tayo at medyo nabawas-bawasan ang mga drug addicts sa Pinas. Eh, yung mga nakarang presidente, hindi nila ginawa yan. Ito talagang nagpursigido na talagang ubusin. Pero mahirap kong ubusin. Talagang marami pang sumisibol. Kaya ang dasal natin, matapos yan, at mabuhay tayo, mamuhay tayo ng normal. Para pag naglalakad yung mga anak nyo, mga babae, o sino pa man dyan, nasa safety sila. Eh kung may mga drug addict, nako, napakahirap po. Sige. At maraming salamat po sa kanila lahat.
Sa inyo po. Salamat. Bye.